ABS issue. Okay, pasok, pasok, pasok. Biglang kumambyo si Justice Secretary Boying Remulla sa kanyang naunang pahayag tungkol sa... Akala ko ba atapang at tao? Eh, para ka palang si vlogger eh. Kumakambyo din eh. Oh. Pagka nahuli, kumakambyo na. Oh. Bakit kumambyo? Anong kinambyo niya? Giging fugitive o pugante ni Congressman Art. So ngayon, hindi na pala pugante kasi nasita siya nung dating sekretary. Kasi kahapon pugante pa. Ngayon, hindi na. So kumambyo siya. Alam mo, may payo kasi si Panelo eh. Alam mo, if I were you, to all the secretaries of our country, may payo si Panelo sa inyo. Alam mo ko ano? Set up. Totoo. Sabi niya, ang hirap kasi sa mga official natin ngayon, ang hilig daw magpamedya. Ang daldal sa ano. Pag may na-discover, nauuna yung media bago yung, ano mo yun, hindi dapat eh. Akala ko ba, tayo ay... nagpinalalakas ang kaso. Eh, pambihira. Pinalalakas ang kaso, panay ang pamidya. Si Teves, ang kapatid naman ng kongresista na si Pride Henry, pumirma na sa waiver para mabusisi ng DOJ ang kanyang mga bank account at email. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pinakakasuhan na ng Department of Justice ang tatlong tauhan ng security agency ni dating Governor Pride Henry Teves na inabutan sa sugar mill sa Santa Catalina, Negros Oriental, kung saan nasamsam ang mga pampasabog, armas at mga bala. Paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang inirekomendang kaso. Pero si Pride Teves mismo hindi pa kasama sa pinakakasuhan. Wala kasi siya sa compound ng ikasaang raid, kaya dadaan muna siya sa preliminary investigation na itinakda sa April 5. Giit naman ng dating gobernador, hindi niya magagawa magmay-ari o magtago ng mga pampasabog dahil dati rin daw siyang nabiktima ng pagsabog. I will never in my conscience be allowed to be an instrument to have some other human being experience what I have gone through, because it's really, really hard. Nirebok naman o binawi ng PNP ang lisensya ng mga baril ng dating gobernador. Handa naman daw siyang isuko ang kanyang mga armas. The first thing I will do today, no, I will find the nearest police station and have them assist me in surrendering it para naman masunod ko kung ano yung dapat kong gawin. Inasahan na raw ng dating gobernador ang mga hakbang laban sa kanila, lalo't gumugulong ang investigasyon sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Isa sa tinitingnang mastermind sa krimen, ang kapatid niyang si Congressman Arnie Teves. Bilang pakiisa naman sa investigasyon ng Department of Justice at ng PNP, nag-issue si Pride Henry ng bank waiver na nagbibigay pahintulot sa DOJ na busisiin na ang kanyang bank account. To access all my bank deposit accounts with any banks and to access all my phone records, call logs and messages included. Alam mo useless 'yan eh, sa totoo lang, Henry Teves, useless 'yan. Alam mo ang gawin mo lang diyan? Koko ang DOJ, dalhin nila ang immigration officer tapos pa-interview nila dito. 'Di ba? Interview na. Asa na 'yung bank statement mo? O hindi, hindi ka makakalabas ng bahay mo. Hindi totoo ha. Yun lang ang kailangan, di na kailangan ng waiver. Ang immigration lang ang sagot dyan. Those in my emails. Sabi ng Department of Justice, malaking tulong sa kanilang investigasyon ang kusang pagbubukas ng bank accounts ni Pride Henry. Pero para kay Secretary Boying Remulla, mas mainam kung maging si Congressman Arnie ay maglalabas din ng waiver. Iba yung... Talagang target si Teves, no? Alam mo, ito kasi ang problema talaga dito. Ako, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit namin sinasabi, kulong nyo na, idemanda nyo na, na matapos na to. Ang problema kasi dito, ang daldal kasi ng mga sekretary na din eh. Ang hilig nyo sa ganyan nyo, dapat si ano na lang, si Teves na lang, ang si Arnie Teves din mag-issue ng ano eh, ganyan eh. Parang, alam nyo, the more na ginaganyan si Arnie Teves, the more na napapatunayan yung sinabi ni Arnie Teves nung January na there is an operation going on to pin me down. Yun yung sinabi niya nung January. Eh dahil sa kadadaldaldal ninyo,
kung ano-ano sinasabi ninyo, lalo tuloy lumalabas na parang totoo yung sinasabi niya. Hindi ko sinabing totoo, ha? Nagiging parang totoo dahil nga, mayat maya, kung ano-anong statement na ibinibigay nyo. Una-una yan, ngang, isipin nyo, ha? Ang issue dito, okay? Illegal firearms ni Arnie Tebes. Isipin nyo, ha? Nahulihan. Nakita. Si Arnie Tebes yun. Biglang napunta sa sugar mill na wala namang kinaugnayan si Arnie Tebes. Kung hindi, yung kapatid niya. Okay, fine. Kapatid niya. Nakita, bla bla bla. Ano pa? Nagsabi yung kapatid niya, to assure you na hindi akin yung mga yan, bla bla bla, I will sign a waiver. Alam mo, biglang sinabi yung sekretary, dapat si Arnie Tebes din. Sobrang layo na eh. Gumaganon na eh. Tapos biglang, hindi, pati yung kapatid mo. So anong ibig sabihin nun? Napaka-obvious tuloy na ang real target, it's not knowing the truth or searching for the truth or sabihin na natin justice for Degamo, but it's really more on paano ba natin ididiin si Arnie Tebes. Ganun na lumalabas eh. Ang pangit tignan. Ulitin ko, ang pangit tignan. Kaya nga ang payo ni Panelo, quiet na lang, build up niyo yung case, then sampa niya yung kaso. Hindi yung mayat maya may statement kayo tapos babawiin nyo bigla. Di ba? Waiver niya, iba yung waiver. Na, ibang bibigay na waiver si former congressman, si congressman ano, si congressman Arnie. I wish it was him giving the waiver, not Henry. Maybe the NBI should get hold of it so they can start using that waiver to clear issues. Pagbubunyag pa ni Rimulya, nabanggit ang pangalan ni Congressman Tebes sa hanggang 10 statement o pahayag mula sa mga sumukong suspect. Nga nandun yun, sa mga statements yan, the statements that were issued so far point to a certain involvement on his part. So sabi dito yung mga sumuko, o mga sumuko o nahuling mga gunman, suspect, si Tebes daw ang tinuturo. May statement na nabanggit daw si Tebes, si Arnie Tebes. Mamaya pupunta tayo dyan. Naku po. Malala. Sunog kayo dito. Sunog na naman kayo sa ginawa nyo to. Kaya sabi ko sa inyo, abangan nyo. Pero bago yan, pakinggan muna natin yung maganda kasi itong sinabi ni, ano eh, ni Henry Tebes. Pakinggan nyo, ha? Yung kanyang paliwanag doon sa, tingnan nyo lang, kayong humusga kung siya ba ay nagsasabi.